Kamusta and welcome to the Punch and Judy Show. So, nandito kami ngayon sa Manila Zoological and Botanical Garden or famously known as Manila Zoo. So, sa episode na to, titignan natin yung mga malalaking pagbabago after ng ginawa nilang renovation. And titignan din natin dito kung paano magpunta dito sa Manila Zoo. So, kung alam nyo naman, during pandemic, nabaltaan nyo, nirenovate itong Manila Zoo. So, binisita namin ulit para makita yung mga pagbabago. Papuntang Manila Zoo, pinili namin ang public transportation na LRT. So yan, umpisa sa Roosevelt Station. Napili din namin tong public transportation na to kasi first time ng anak namin na makakita ng tren. Pagbaba sa Carino Station, may mga tricycle at pedicab na doon. So, pinili namin na mag-pedicab papuntang Manila Zoo. So, mga at least 30 minutes na pedicab lang yan. Pag nilakad nyo, actually malapit lang, at least 45 minutes siguro ikaw maglalakad. Pero yun, kaya nila ka rin, ibig sabihin. So, tsaka pinili din namin mag-pedicab instead na tricycle kasi, again, yung anak namin first time mag-pedicab. Pagdating sa Manila Zoo, kailangan nyong mag-online registration na pwede nyo rin namang gawin before going to the place para hindi na mahirapan. Pupunta lang kayo sa website nila, which is www.manilazooph.com. So, ayan yung mga presyo ng entrance fee. So, make sure na magdala din kayo ng ID para mapatunayan nyo na taga Manila kayo. So, and then you just need to fill out the form. And then there are two modes of payment after this. I just need to pay it through GCash or online banking payment. So again, yan yung presyo ng entrance fee. Again, pag kayo'y taga Manila o Maynila, then yung presyo is makakalahati. So kung taga Maynila kayo, make sure nga na magdala ng ID. And pagbata naman, tulad nung dala namin yung anak namin, libre na. 2 years old below. So ayun nga, entrance pa lang. Kitang-kita na yung pagbabago. Yung entrance is much more modern looking kesa dito sa lumang picture na to. Kita nyo, more on parang jungle yung theme nila. Yan, maraming puno. Pero ngayon, tignan nyo, nag-stay pa rin naman yung statue nung elepante. But it has more modern touch. At pagpasok dito sa Manila Zoo, it's like a totally different place. Talagang ibang-iba na. Pero sa entrance, bubungad pa rin sa inyo is itong 49-year-old Asian elephant na si Mali. And konting kaalaman, ito ay inregalo ng Sri Lanka kay Imelda Marcos during that time. So as you can see, yan, buhay na buhay pa rin naman siya. So yun nga lang, mas malayo na yung mga tao ngayon kumpara dati. Ayan, kung dati parang mas interactive kasi ang lapit lang eh. Pero siguro
that for security purposes na, for safety purposes, medyo nilayo na din. So, dito sa Manila Zoo, ito siguro ang pinaka nagustuhan ko, which is yung aviary section nila, o yung bird cage. So, unlike any traditional zoo, na you're looking through the cage or looking over the cage, ito, talagang papasok ka sa mismong bird cage. And, yan, makikita mo yung mga ibon nasa taas mo, nasa gilid mo, and even nasa baba mo, yan, kita nga, kita mo yung sahig nila, see-through. May tao sa ilalim. At ito nga yung lumang Manila Zoo, and just like any other traditional zoo, ganyan yung dati, nasa kulungan yung mga ibon mismo, then titignan mo lang sila from the outside. Pero yun nga, ang laki ng binago nila, sobrang ganda. Papasok ang mismo nga dito sa mismong cage. And yan, no? Napakaganda, parang much more interactive ngayon sa mga ibon. Tsaka, again, nilagyan din nila ng modern touch, parang paikot-ikot dyan. So, makikita mo talaga lahat. Yun nga lang, comment ko, parang konti pa ng ibon. Ewan kung hindi pa nila nalalagay lahat. Pero siguro in time, mas dadami pa to. And my second section pala tong aviary or bird cage nga nila. Ayun dito, mas maraming ibon, medyo mga birds of prey na yung nandito. Ayan, mga agila, mga iba't ibang klase ng eagle ang nandito. Dito mas marami. Ayun pa, oh, daming ibon. Oh. May lutuan pala sila dun, oh, pag gusto nilang magluto. So, next na pinuntahan namin is etong butterfly garden, which is dati talagang parang maliit na garden lang siya. Pero ngayon, tignan mo naman, entrance pa lang. Again, binago na nila. So, tignan natin yung binago nila dito. So ayun, nagulat kami, sobrang laki na at sobrang lawak na ng butterfly garden ngayon, and talagang na-maximize nila yung space dahil nilagyan pa nila ng parang ganito, second floor, o yung overlooking ng buong garden. So yun pa rin, same pa rin dati, nagliliparan yung mga paru-paro everywhere. So ayun, pwede mong hawakan. At meron pa palang parang mini museum dito sa may butterfly garden. Ewan ko, meron ito dati, hindi ko natatandaan. Pero yan, meron pa pala silang mini museum. May mga artwork dito na gawa talaga sa totoong butterfly. Baka ito yung mga namatay na butterfly doon sa garden. And then dito, makakabili ka rin ng mga souvenir. Yan, mga bracelet, mga keychain,
na actually gawa din sa totoong butterfly. So dito sa Manila Zoo, hindi nyo na rin kailangan lumabas para kumain. So mayroon na rin silang kainan dito sa bandang gitna. So yeah, relaxing yung place, nasa tabi ng man-made lake nila. And in fairness, yung presyo, hindi naman ganong kalaki yung pinagkaiba kumpara pag lumabas ka. So ayun, after kumain, ang next na pinuntahan namin is itong reptile house. And again, ibang-iba din kumpara sa ibang napuntahan kong zoo. So, nung una nga, kala namin, mali kami nang napuntahan kasi napaka-linis. Actually, mukha siyang office hallway. Unlike other nung, unlike ng ibang zoo, na parang dim yung lugar. Ito din mo, liwanag oh. Mas napakalinis. And again, mukhang hallway ng mga opisina. So, napaka-modern looking talaga ng ginawa ng Manila Zoo ngayon. So na-amaze kami dito sa parang mini savanna na ginawa ng Manila Zoo, itong malawak na space na to kung saan sama-sama yung iba't ibang klase ng hayop. Ayan o, may ostrich, may zebra, may mga maliliit na usa. Magkakasama lang, so parang simulation na rin to na kung anong makikita natin pag nasa wild sila. So dito sa parang kulungan nila ng mga buhaya, kitang-kita rin yung malaking pagbabago. Ayan, dati ganyan ang itsura ng Manila Zoo kung saan may harang lang, so makikita mo sila sa baba. This time may mga glass panel na at yung level ng mga buhaya is almost floor level, so parang katapat mo lang talaga sila.
So ayun, nagustuhan naman namin yung ginawa ng Manila Zoo na pagbabago dito sa lugar nila. Yes, medyo may modern take. May iba siguro na din mas gusto pa rin yung traditional looking zoo na para nasa jungle. Pero for us, this is a fresh look para sa zoo dito sa Pilipinas. So, puntahan nyo nang maranasan nyo rin.